punta ko rin sa ano, sa bilihan ng isda, mga kaibigan. Kasi wala lang isda sa bahay. Tapos yung kasama ko rin dyan, papabili sa atin ng isda kasi wala na rin isda siya. Pero kasi yung bumibili ng isda sa kanya, pag wala siyang isda, mahal kasi pag bibili ka dun sa ano, yung i-deliver na isda sa mga ano, sa mga lako, dahil hindi mo alam yung isda, yung iba ano na, hindi na sariwa. Dito kasi sa ano, sa bayan, bumili ng isda sa tabi ng dagat, sariwa yung isda. Sarap kasi pag sariwa yung isda, masarap ulam, masarap namnamin. Kaya ito, papunta ko sa bilihan ng isda. Ito, malayo yung bilihan ng isda doon pa sa bayan, sa tabi ng dagat. Umaga lang kasi nagbubukas yun, alas 5 ng umaga, alas 9 ng umaga, paghapon, ganun din. Paghapon kasi, mga kaibigan, hindi ako makapunta dahil nagbabahay ako. Ito, malayo yung bahay ko dito, 100 km. Kaya pag ano, Biyernes at saka Sabado lang ako nakapunta dito, walang truck ban. Saka yung timbangan ng truck, nahirap kasi pag nahuli ng ano, timbangan saka truck ban. Kaya pag Biyernes, Sabado lang nakapunta dito sa bilihan ng isda. Ito, malayo-layo yung bilihan. Pinarking ko muna yung truck ko dito sa may parkingan. Tapos ito lalakarin ko papunta doon sa bilihan ng isda. Ayan. Makikita niyo, mga kaibigan. Ito na. Yung bilihan ng mga isda. Ito, maghahanap muna ako ng mura-mura at magandang isda na mabili. Marami naman isda dito, mga kaibigan, kaso kailangan natin mamili. Yan, isda na yan. Sobrang mahal. Isang piraso ay higit 100. Maliit lang. Ito lang po anong isda. Ito, yan. Masarap sana yung isda na yan. Yan. Kaso mahal. Dito ko pupunta sa may, ano, yung may sugi ko palagi na binibilhan. Yan, mahal yan isda na yan, mga kaibigan. Nagkita nyo, pag maaga pa, kaunti pa yung nagtitinda ng isda. Pag anong puno yung mga tindahan nila. Yan. Ang paborito kasi yung isda, mga kaibigan, tambakol, saka ano, yung asahasa, yung pusit. Yan. Ay, masarap yun, pusit niya ni adobo. Yung asahasa. Yan, mga kaibigan, bumili ako ng isda. Asahasa yung binibili ko palagi kasi masarap iprito. Saka matagal maubos. Bumili ako ng 5 kilo doon sa gasolinahan. Dahil nagpapabili sa akin ng isda. Saka yung isda na may kaliskis. Yung, ewan ko anong pangalan, basta may kaliskis siya na isda na masarap pag iprito rin. Kasi ang gusto nilang mga isda. Kaya bumili din ako ng ano, ng ibang hasa-hasa. Hati-hati kasi yung India na kasama ko, yung binibilang ko rin yun ng isda. Tapos yung pang ulam ko sa bahay, bumili din ako ng pusit saka bangus. Kasi yung bangus masyadong maraming tinik, kaya nakakaano pag niluto ko yung bangus kasi nakakaano yung mga tinik niya. Baka matinik ako. Yung pusit nun, masarap yung adobo. Yun ang paborito ko, pusit yung adobo. Kayong tambakor, yun ang binibili ko palagi. Kayong ano, yung malaking ano, malaking hasa-hasa. Sarap iprito sa kasabawan. Tapos i-sharshado. Yung mga kaibigan, nakita niyo. Yan, sariwa yung mga isda dito. Pag dito ako bibili.
isa dun sa mga naglalako dyan sa tabi ng daan yung nagpupunta sa mga bahay-bahay. Kasi mahal na pa yung ilado na minsan yung isda. Kaya dito, mura na. Sariwa pa yung isda. Kaya yan, yung binili ko. Maganda pagpupunta ka dito mga ano na last 8 ng umaga last 9, mura-mura na yung isda. Ayan, makita niyo yung isda ng kaibigan mga galing sa dagat pero may mga tali pa yung isda. Ayan, madami yung binili kong isda ito ang dalawang tambakol na malaki. Isang timba yan mga kaibigan, halos ano lang higit 150 yung bili ko na ito mga kaibigan, pauwi na rin ako dahil mag-deliver pa ako pagdating ko sa bahay bibigyan ko lang sa India yung isda tapos bahala na siya maglinis yung isda niya tapos sa akin lagay ko naman sa rib ko para makadeliver na ko. Okay, mga kaibigan, maraming salamat sa inyong lahat. Ingat tayo palagi sa araw-araw. Shout out po sa lahat mga viewer at subscriber dyan. Ingat tayo palagi sa araw-araw. Shout out po kay paring Willie, Carlos, kay paring Gusprea Sigan, kay paring Reggie, kay Ryan, kay Dennis Jubilar,